Let's now check on the situation in Guiuan, Eastern Samar. We have Mayor Annaliza Gonzales-Kwan. Mayor Kwan, good morning to you, ma'am. Good morning to you, Karen. All right. Well, unang-una po, can you please give us an update, ma'am? Ano po ang sitwasyon ngayon? Kamusta po? Anong kondisyon ngayon po sa inyo? Okay. Anong dumating ang Typhoon Agaton dito sa Guiuan, 6,458 families were affected, bali 25,894 individuals. Successive 5 days red rainfall, yung talagang ulan na hindi humihinto, sustained winds at saka flooding in low-lying areas. Sa pagkangayon po, medyo maayos-ayos na po, hindi na masyadong umuulan. Kaya lang we are alarmed because babalik ang Agaton sa Guiuan 5 a.m. to bukas, April 13. Kaya we are again preparing for the comeback. Ah, opo. Okay, nanggaling na po ako kasi sa Guiuan Eastern Samar noon nung magkaroon ng landslide. At matanong ko lang, hindi naman po na natatandaan niyo po yun, ma'am, no? Yes, yes po. Oo, hindi naman po na ulit-ulit yun sa tropical storm na ito. Wala pong nangyaring landslide except in Humonhon, dalawang kalsada po ang nasira in Humonhon Island. Oo. Pakiulit na po, ma'am, hindi ko lang narinig kanina. Ilan pong pamilya ang apektado dahil po sa Agaton ngayon? 6,458 families. Most of them are from the 19 island barangays of Guiuan. Oo. At nasan po sila ngayon, ma'am? Wala naman pong nag-evacuate. Nandoon lang sila sa kanilang mga bahay. Kaya lang ang problema, hindi sila makabili ng mga pagkain because they are located in the island. Hindi sila makapunta dito. And some of their boats were damaged by the typhoon because of the big wave. Oo. Okay. Pero doon naman po sa lugar ninyo, sa bayan po, meron naman kayong kuryente? Yes po. Nagkaroon lang ng brownout nung isang araw, pero ngayon bumalik na po. Oo. At doon naman sa mga affected islands, kumbaga, paano po ang sitwasyon doon? Meron po bang kuryente doon? May kuryente naman po sila. Kaya lang some of the islands, yung kuryente hanggang 12 midnight lang. Oo. Paano po ito ngayon? Kung hindi po sila makalabas ngayon at makabili ng pagkain, ano po ang ginagawa po ng LGU? Actually, ngayon tinawagan ko yung mga barangay officials to hold on because we already requested 5,000 food packs from DSWD, approved naman po, sinusundo, kinukuha na namin sa Tacloban. And of course, ang munsipyo din we prepared. We are requesting from the Coast Guard kung pwede kami makahiram ng sasakyan para madala yung mga pagkain doon. Kaya lang, sabi naman po ng Coast Guard na hindi pa feasible para pumunta doon. Mahirap din naman po ang chopper kasi makulimlim pa ang panahon, parang hindi pa feasible. So sa pagkangayon, naghihintay na lang kami na medyo maayos-ayos. Sabi naman sa isang barangay, yung Victory Island, meron pa naman daw silang dalawang sakong bigas. Oo. Matanong ko lang, ma'am, no? Siyempre, kulang po itong 5,000 food packs na ito kasi yung pamilyang apektado is 6,458 families. May mga anak pa po. Kasi families po yun, hindi persons po, ma'am, no? Yes, yes. Oo. Yes, family. Apektado po ba kayo ng ban on public spending at this point dahil panahon po ng kampanya? That is the problem now. Okay, okay. Kanina sabi mo 5,000 lang bigay ng DSWD. Kami naman may prepare na rin kaming 5,000 food packs. Okay. So we have 10,000 food packs available. That is the problem now because there is a COMELEC prohibition. Like nagpatanong ako sa COMELEC, hindi daw pwede. There is a need to ask exemption from COMELEC. So, hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin. Kaya lang, kasi this is a matter of life and death,
even if there is ano, di ipapamigay ko, hindi lang yung mga kandidatong magbibigay, yung opisina na lang ng DSWD po ang magbigay. Oo. Pero I spoke with COMELEC Commissioner George Garcia yesterday, and he said that if you file a petition right away for an exemption, they will act quickly on it, given the urgency of the matter, Mayor. That's very good to hear that, ma'am. Opo. We will do that right away po. Oo. Is Guiuan Eastern Samar under a state of calamity? No. I did not declare state of calamity because hindi naman po ganun ka grabe ang nangyari dito. Okay. Ang problema lang namin yung sustained rainfall at saka yung sa island, pero hindi naman necessarily na we will declare state of calamity. Okay, but would it have made a difference for you if you had declared a state of calamity in terms of spending and using funds? Yes, it would matter a lot because alam niyo naman po, Karen, na ang Guiuan, bagyuhin kami. Mm-mm. April pa lang ngayon. So most dumadating ang mga bagyo November and December. If we declare state of calamity now, ngayon pa lang ubos na yung pera namin. So we are conserving our resources kasi nga, sabi ko nga, ang Guiuan bagyuhin. Oh, so it is not necessary, kung hindi pa po kailangan mag-declare ng state of calamity, hindi po kami mag-declare ng state of calamity. Okay. Hindi pa naman po kailangan. Oh, oh. Mayor, ibinalita kanina ng NDRRMC may 20 namatay dahil po sa Agaton, of which 14 ay dahil po sa landslide sa Leyte. Diyan po sa Guiuan, wala naman po sa inyong, kumbaga, nasawi, wala pong nasaktan, walang nawawala? Sa awa ng Diyos po, wala. We have no casualties. Wala po, except of course, yung mga livelihood ng mga tao, yung fish pen, at saka yung mga pumboats nila. That's why I am writing now. Right now, I'm writing President Duterte. I am requesting for financial assistance for the livelihood of those victims of Typhoon Agaton. Oh, all right. Do you already have an initial assessment in terms of the damages? I am still collating everything. Hindi pa po tapos because yung hindi nga makapagbigay ng information yung mga nasa island is most especially na yung signal hindi pa maayos, hindi pa masyadong stable. Pero as of now, parang meron na kaming 22,028,000 na cost of damages to livelihood and to fishing boats. All right. Well, on that note, Mayor Kwan, thank you so much for joining me today. At mag-ingat po kayo lahat dyan, ma'am. Thank you very much, Karen. Kayo rin po. All right. You take care.